pwede ba? Bilisan mo lang ng konti. Pagbalik, sabi ko sa'yo, bilisan mo. Huwag kang kukupad. Ulit. Ilang beses na mo natin ensayo ito, Aling Miling eh. Eh, sinabi naman sa'yo eh. It's in the score. You can see it. Eh, bakit ayaw mong tugtugin? Ayaw mong bilisan? Ako pa mag-iintay sa'yo ngayon. Ako hahabol. Ganun ba? Binilisan ko na ho. Ang bilis-bilis na nga ho eh. Ang problema ho, wala kayo sa tono. Ha? Ako ang pinagbibintangan mo ngayon? Ibig mo sabihin, hindi ko naririnig ang sarili ko? Wala na ho kayo sa tono. Wala na kayo sa key. Parang nabibingin na kayo eh. Ano? Sinisigawan mo pa ako, ha? Binabastos mo ako, ha? I have been in this church for the past 25 years. I have been singing this beautiful song for 10 years. And every time I sing this, the church is filled with wonders. Pagkatapos, eto ka. Kung saan ka galing? Pipintas-pintasan mo ako? Aba, naku. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka rin tatanggapin ni Father dito, ha? Ang bata-bata mo pa, ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo. Isip mo ba ang galing-galing mo? Para sabihin ko sa'yo, kahit saan mo tugtugin yung piyesang yan, hindi ganyang kabagal. Tandaan mo, kasalito, hindi patay. Eh, ayoko na, bahala na kayo. Hanap na mo kayo na iba. Oy, saan ka pupunta? Lapastangan ka, magkita tayo kay Father. I have never been so humiliated in my life, Father. Mr. Alfonso, ilang taon ka na ba? Talaga bang ganito ang turing mo sa mga nakakatanda sa'yo, lalo na sa loob ng simbahan? Sorry ho talaga, Father, pero hindi ko na ho kakayanin. Ilang buwan na rin ho ako nagtitiis dito. Kada na lang ho may mali sa kanta, ako na lang ho parati pinagbibintangan. Kaya ko dati yun eh, pero tahimik lang ako. Pero hindi ko na ho kaya talaga eh, hindi na ho yata magbabago talaga ugali ni Aling Miling. Ni hindi niya ho yata ako naririnig eh. Oo ngayon. Ang bait-bait mo, ang amo-amo mo, pabulong-bulong ka pa. Samantalang kanina, eh, na-iskandalo lahat yung mga taong nagdadasal sa loob ng simbahan. You have no consideration. Sorry, oh Father. Sorry. O, ngayon, pa-sorry-sorry ka pa. Ang dapat sana, inisip mo munang mabuti bago mo ginawa yung kalapastanganan mo. Ako rin lamang ang nagpasok sa'yo dito. Sa harap ni Father, patatawarin kita para lang malaman niya ang mga ginawa mo. Hindi, oh, alis na ako, Father. Sorry, oh, ginawa ko ng mga gawa ko. Lilo, please. One chance na lang. Paano naman yung kasalan sa susunod na buwan? Puro pagbibigay na ako, Father. Eh, talagang ginawa ko ng ulat mga gawa ko. Sorry, oh, maghanap na lang ko kayo ng ibang kumparista. Wala na siya, Miling. Pangatlong organista na binigay ko sa'yo. Paano ba makakasundo ng accompanist mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi naman dapat maging malaking problema sa atin to. Father... Alam mo, sa kabilang parokya, yung mga tumutugtog doon tuwing Linggo, yung mga binata at dalaga, pati na rin sa kasalan. May dalalapas ang sarili nilang gitara. Pero Father, hindi naman po tama yung kanyang pambabastos. Mahirap na kasi humarap ng organista ngayon, Miling. Dapat siguro, padahan-dahan ka sa iyong pananalita. Maaring totoo yung mga naririnig natin. Matuto ka naman makinig. Father, I promise to work harder. Bakit nila ako hindi maintindihan, Mama Mary? Napapagod na po ako. Nakita niyo naman kung paano kong pinipilit na unawain silang lahat. But I'm getting old. Please, Mama Mary, huwag mo naman pahirapan si Father. Naaawa ako sa kanya eh.
just find someone to replace that impolite Mr. Alfonso. Kinakabahan ako. Kasi, kung itutuloy na ni Father yung balak niya na tanggapin yung mga batang choir, naku, Mama Mary, iba na ang magiging tunog ng simbahan, magiging tunog karaoke na. Iniisip ko pa lang, kinikilabutan na ako. Chang. Ay, ano ba naman? Bakit mo ako ginugula? Eh, kasi kanina pa po nakahain yung dinner eh. Hindi ba nakikita, nakikipag-usap pa ako kay Mama Mary? Ang pagkain, makakapag-intay. Ang tawag ni Mama Mary, hindi. Kailan na nga ba yung kasal ni Lorna Abastillas? Next month na ang kasal. Aba, eh kailangan pala mapag-practice na nung papalit kay Mr. Alfonso yung mga kakantahin mo. Sino ba papalit kay Mr. Alfonso? Naaawa nga ako kay Father eh. Ha? Ano? Sabi ko, sino ang papalit kay Mr. Alfonso? Ah, don't worry. Nag-usap na kami. Sino, ate? Ni Mama Mary. Kung ayaw niyang mapalapit sa puso ni Jesus, hindi niya pipilitin ito. At hindi rin siya papayag na mahinto ang pagtugtog ng mga sagradang musika sa simbahan. At ako ang tutupad sa hangaring yan. Ay, oo nga pala. Sabi ni Miss Soliman, yung grupo ng anak niya ang kakantas next year sa simbahan. Eh, paano naman siya nakasiguro niyan? Ewan ko. Eh, sabi pa nga niya, si Father pa nga daw lumapit sa kanya. Ano? Wala. Wala, ate. Wala. Tara, pahikuha naman ng tubig. Pwede mong father yung mga, ano, mga paroko. Oh, andito na pala siya. Emilia, ito si Mr. Lorenzo Gatbonton. Siya manunugtog dito sa simbahan ng pateros ni Father Gabriel. Alam mo, buting at pinaulakan tayo ni Mr. Lorenzo. Alam kong busy-busy siya sa pagtutugtog. Good morning po, Mrs. Emilia. Narciso. Miss Emilia Narciso po. Ako, I'm very glad to meet you. Sorry po. Father, hindi mo kaya maging very busy siya sa mga schedule niya kung sasama siya sa atin. Hindi naman po. Okay lang po eh. Kasi ho, yung simbahan doon sa Pandakan, eh, nire-renovate ho ngayon. Eh, 3 months ho yun. At kaya ibig sabihin, 3 months ho eh, pwede ho ako dito. Eh, after 3 months ho. Eh, naki Mr. Lorenzo na yun. Kung magugusto niya dito sa atin, eh, maaari siya magpatuloy. Di po ba? Of course, Father, of course. Ito po ang mga kinakanta ko rito sa simbahan. Alam niyo ho kaya yan? Ay, halos pareho din ho nung mga kinakanta ito sa, ano, tinutugtog ko sa Pandakan. Uh-huh. Ano po ang gusto niyong i-take up dito? Eh, ito na lang hong madali para hindi ho kayo mabigla. Ito hong Panis Angelicus. Eh, Mr. Gatbonton, mag-uumpisa na ho ba tayo? Sandali po. Medyo na-arthritis na tayo eh. Siya. Tayo na po. Ho? Simulan na po natin. Sige po. Apo. Medyo po may kalumaan na itong organ eh. Naglulo ko na po. Nga ho eh. Mukhang gastadong-gastado na kasi gamit na ho eh. Sabi ko kasi kay Father po eh, palitan na eh.
Papa, simulan ho natin muli. Opo. Sige po. Ready? One. Panis Angelicus, fit panis Omnium, da Huwag ho kayong mahihiyang sabihin, ako'y isang matandang dalaga. Eh, sanay na po ako sa mga ganyan tawag nila sa akin eh. I chose to be that way, in the full service of the Lord. Eh, kaya nga ho dyan ako bilib sa inyo, Aling Biling eh. Yung iba dyan eh, napaka-bitter nila sa kanilang kapalaran. Eh, huwag naman ninyong sabihin na hindi ako marunong umibig. Tao lang po tayo. Kaya lang po, siguro, mas malakas ako kaysa sa iba. At tinanggap ko na po na kahit na wala po akong natagpuan na talagang para sa akin, eh, okay lang po yun. Malakas po ang pananalig ko sa ating Panginoon at lalo na kay Mama Mary po. Kayo po, Aling Biling, eh, deboto ho ni Mama Mary. Opo, lalo na po sa Milagrosang Birhen ng Manawag. Madalas po ako pumunta ron. Kung gusto niya isang araw, sumama kayo sa akin. Alam mo din yung coincidence lamang, pero alam, yun hong aking asawa, yun ay deboto rin eh. Asawa? Oo, eh nung noon ho, madalas ho kami magpunta dyan sa may Lipa. Sa... Ah, sa Lipa, Batangas. Yun po, miracles yun po. Ng mga rose yun, petals. Yun, yun, yun. Ayun na ho. Eh, bakit po nyo tinigil? Eh, tinigil na ho ng aking asawa eh. Eh, bakit ho? Nawala na siya ng pag-asa? Eh, sumama na ho siya kay Mama Mary eh. Oh, I'm sorry po. Ay, hindi bali po eh. Mga 2 taon na rin ho nakalipas, kaya ngayon... Eh, wala na akong kasama, kundi yung anak ko na lang na malapit at siguro magkasawa. Yung aso namin. At saka ito nga ho, itong mga daliri ko na pinapasok ng arthritis. Alam ninyo, hindi lang po arthritis o cancer ang napapagaling ng ating Panginoon. Kung gusto po ninyo, after the Saturday Mass, kumasyal ho kayo sa bahay para ma-pray over ko kayo. Ah, Mang Lorenzo. Eh, siya po yung pamangkin ko, si Tara. Ah. Good evening, ha. Ay, good evening din sa'yo, Iya. Ah, paano, Aling Biling, kayo tutuloy na at magkita na lang mo tayo sa Sabado. Ano? Sa Sabado, yung misa. Ah, sa Sabado. Oo. Ah, sige, ho. Sige, sige, Iya. Adios good po. Night. Pa. Sige, ho. Good night, pa. Yan yung iningiti-iti mo, ha? Masama na naman yung utak mo. Aray ko! Saan ka pupunta? Diyan lang po. Ingat ka. Pagsabihan nyo naman si Tara, Mama Mary, ang dumi-dumi ng kanyang isipan. Hinatid lamang ako ni Mr. Gatbuntun eh, kung ano-ano na kagad ang naiisip niya. Ako ba naman, papasok pa sa ganyang, ay, Sus Mariose, hindi magandang tignan. Totoo kayang pinagbigyan lamang niya si Father? O meron siyang ibang binabalak? Kung ano man ang nasa tunay niyang kalooban, ikaw lamang ang nakakaalam. Kaya, ituro mo na lang sa akin, Mama Mary, kung anong dapat kong gawin. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Ang mangyayari,
kung talagang mangyayari ang kagustuhan mo. Kaya, Mama Mary, please, just give me a sign. Why are you late? I'm sorry I'm late. Eh, mga daliri ko na naman eh. Nananakit. Ay, naku, arthritis na naman siguro, no? Oo, nga eh. Teka, sandali. May oras pa naman tayo, konti eh. Ano yan? Ay, ito magaling sa mga muscle pain tsaka sa arthritis. Nabili ko ito sa Manawag. Eh, minsan din kasi sumasakit ang likod ko eh. Please, pray with me. Talagang tumatanda na tayo, Miling. Aba, mukhang mabisa. Umiinit ang balat ko eh. Aba, oh. Did you bring the music score? Oo, ito bilog ito. Ito, kasi ito. Medyo nahihirapan ako sa may mataas na nota. Which one? Alin. Ito. Ito? Ah, mag-umpisa na tayo. Ay. Sige. Yung intro, please. Oo. Okay. Puri ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Hello, Father. Hi, hello. Ito po yung anak ko, si Clarissa. Ako, hindi niyo po ho naririnig yung mantang grupo nila. Nasabi ko nga ho sa kanila, maganda sana kung every Saturday evening mass, they can sing for the community. Sige nga, Clarissa, sing for Father. Mami naman, nakakahiya. Ba't ka nahihiya? Tawagin mga friends mo, Jasper! Nina, come over here. You sing for Father. Sige. Ba, ay magaling ba talaga itong grupong to? O, tingnan natin. Sige na, kanta na. Umpisan mo na. Ano kailangan kong gawin upang kayo, malaman kayo. Mo? Hindi ko kumakapa. Kau ay minamahal ko. Nasa Saudi yung daddy ni Tara. Ah, ayun. Matatagal lang pa bago umuwi. Oo, oh, eh. Pagkahirap umarap ang trabaho dito sa atin eh. Kaya ako nga, kinakabahan nga ako eh. Yung anak ko, kinasal yun eh. Tiyak yun, tutungo din sa Saudi yun. Ah,
Ilang taon na ho yung anak niyo, Man Lorenzo? Bukas! Ate, bukas. Maaga kami. Kasal na ni Lorna bukas. Mang Lorenzo, iinsayuhin ho natin yung mga love songs na kakantahin ko. Oh, bukas ho yun. Ah, sandali lang pala eh. Kukunin ko yung mga ibang nako ko sa manawag. Matagal na siyang nabibingi. Hindi lang niya matanggap. Nagpatingin na siya sa doktor. Pero ang sabi ng doktor, natural yun sa tumatanda. Bakit? Ayaw niya gumamit ang hearing aid. Ayaw niya nga madiskubre ng iba eh, yung sitwasyon niya eh. Natatakot siya, baka pagretirohin siya sa simbahan. Alam mo, Celine, baka naman talagang dapat ng... 25 taon na siyang kumakanta sa simbahan. Kung tutuusin, minana na yun ni Father Centeno nang dumating siya sa simbahan. Palagi na lang siya nagdadasal sa Our Lady of Manawag. Mula na sabi ng doktor na hindi na babalik ang pandinig niya. Nangyari na kanina yung inaasahan kong mangyari. Baka paraan lang yun ni Mama Mary para... Anong paraan ni Mama Mary? Ate, kahit na kailan, ay walang ginawang masama sa akin si Mama Mary. Lahat ng panalangin ko'y dininig niya. Hindi ba ikaw? Nung nangangailangan ng trabaho asawa mo, pinakinggan ka rin niya. Bakit hindi niya ako pakikinggan ngayon? Mang Lorenzo, hindi man naniniwala kayo kay Mama Mary? Oo, Emilia, naniniwala ako kay Mama Mary. Naniniwala ako sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kagustuhan. Kasi kadalasan, yung ating binabalak para sa ating sarili ay hindi naman tumutugma para sa plano niya sa atin eh. Mang Lorenzo, inimin niyo itong tubig galing sa balon ni Mama Mary. Alam niyo, ito lagi kong iniinom, lalo na kung gusto kong gumanda ang tinig ko. Dahil lahat ng inaawit ko sa simbahan ay inaalay ko sa kanya. Sige po, inimin niyo. Lahat ay gagaling. Lahat ay gaganda basta may tiwala tayo sa kanya at sa ating Panginoon. Mang Lorenzo, Mang Lorenzo, halika sa harap ng altar. Manalangin tayo dahil bukas ho, aawitin ko ang pinakamagandang awitin sa buong buhay ko. Mang Lorenzo, halika yun. Halika. Panginoon, binigyan mo ako ng talento upang purihin ka sa iyong kadakilaan. Huwag mo naman bawiin, Lord, ang natatanging paraan na lalalaman ko. Gusto kitang awitan. Gusto kong itanghal. Itanghal ka sa iyong kadakilaan. Mama Mary, tulungan mo naman ako sa iyong anak na si Jesus. Dahil kung mawawala na ang aking boses at ang aking pandinig, ay parang nawala na rin ang halaga ang aking pag-iisa. Emilia. At wala na rin halaga ang aking buhay. Kiling, alis muna ako.
Ay siya. Sige, Siling. Ako'y tutuloy na at maraming salamat. Sige po, Mang Lorenzo. Kayo na po ang bahala magpasensya. Ako, wala po yun. Sige, tutuloy na ako. Salamat muli. O ano, wala pa ba si Lorenzo? Eh, darating po yan, Father. Dumating na yung bride eh. Kailangan mag-umpisa na tayo kaagad. Masyado na tayong naantala. Father! Simulan na natin. Just do your best, okay? Yes, Father. Thank you po. Ikaw lang ang aking ibigin. Magpakailan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Nais ko sanang patunayan, huwag ka nang mag-alinlangan. Sumisi.
Father told me to do my best. I did my best. Congratulations, Emilia. Ang ganda ng pagkakanta mo. Congratulations. Salamat. O, tignan mo sila. Tignan mo sila.